mag-send tayo ng special prayer para kay... Kay Bando. Bando. Pero hindi ko sasadyain na bumagsak ka ng ganun. Eh, sabi mo sinadyani. Greatest Filipino boxer of all time. Yung skills niya, pang boxing. Wala tayo. Useless yung paglalaro natin. Chris Yu! Oh, ano yung wala? Perfect na. Amazing. Welcome back, mga balakubak, mga ka-amazing. Second episode of today's episode. So, mga ka-amazing, meron kayong request na naman sa content natin. Ito medyo controversial. And, ito, icon natin. Icon, what do you mean by icon? Icon, yung ano, yung pinupindot mo sa... Sa TV, icon. Pag tao, icon na tao. Icon. Icon, people like Muhammad Ali. Icon yan, di ba? Mm-hmm. Very good. Sino? Michael Jordan. Icon. Icon yan. Okay. Gakonatics. Uy, pwede. Di ba? JJ Helterbrand, icon. Ang humble mo lagi eh. Sampaling kita dyan. Pumasok. PBA. Ang ating pambansang kamao sa PBA. Manny Pacquiao. Of course, senator natin and everything. Ako ang say ko ah, blessed ako na naging nakalaro ko sa basketball si Manny Pacquiao. Alam kong bakit? Ang knowledge ko kasi, pag umabot ka sa level ni Pacquiao, pwede ka rin mag-basketball. Naging famous ka na talaga eh. Nandun ka sa peak ng, pag nag-basketball naman kasi tayo, entertainment to eh. Correct me if I'm wrong. Ano ang basketball? Para rin tayong artista. Wala nga lang script. We play basketball to compete. Pero at the end of the day, kailangan natin pasayahin yung mga nanonood. Kung wala yung mga fans natin, kung wala yung mga nanonood sa TV, nanonood ng live, kumikilala sa atin. Kung wala, wala tayo. Useless yung paglalaro natin. Tama, hindi? Walang papasok na company. Walang papasok na mga opportunity para sa atin. Pag walang nanonood. I'm sure marami rin sumaya nung nakita si Pacquiao nagbabasketball. Unfortunately, yung skills niya, pang boxing, hindi pang basketball. That is the reality. Senator Manny Pacquiao, I love you, I cherish you, I appreciate you. Sa boxing, walang tatalo sa'yo. Ako, fan mo ko. Pero nung naglaro ng basketball, sumaya naman ako. But, ang topic natin din, hindi kasama sa mga... Nung pumasok siya. I was entertained. Ako, entertained din ako eh. Hinahanap ko nga siya eh. Gusto ko nga siya kakalaban. Kaso, point guard siya. Big man ako. Sino yung na-score niya? Chris Chu. Naalala ko yun. Si Pacquiao, umabot siya sa peak ng entertainment. Imagine mo pag may laro ng Pacquiao, pag may game si Pacquiao, pag may boxing match, walang traffic sa EDSA. No crimes. Oh, nasa nanonood lahat eh. Gusto rin natin sa PBA, umabot din yung level na... Panoodin nyo rin si Pacquiao sa naglalaro ng basketball. Pero nga yung skills niya, yun nga din. Hindi nga rin kasing level ng JJ Helterbrand, di ba? So ano yung final verdict mo? I agree. Approve ako na naglaro siya sa PBA. Sa kadahilan ng famous siya. Ano ba yung argument? Kasi yung mga ibang... Nagsabi, karapat dapat ba si Pacquiao na naglaro sa basketball? And may ibang comment, yung skills ba ni Pacquiao pang PBA? Nakalimutan ko, MPBL. Oh. Without the MPBL, ang daming walang trabaho ang basketball player. Including us. Yes. So, sabihin ko eh. Eh, baka... Ganyan yan. Oo, oh, diba? Ginulo mo na lahat. Gusto na lahat sa kanya. Okay, go! First of all, tama ka, icon yan. Boss Manny Pacquiao, the greatest Filipino boxer of all time. Greatest. Arguably, the best boxer, one of the best boxers of all time in history of boxing. Tama? Tama, correct. So yes, he's earned his right to be an icon. So yung argument dyan, does he, just because he's Manny Pacquiao, does he deserve to be playing in a professional basketball league? Kasi Manny Pacquiao siya. Far skill set, malayo. Sa professional basketball. Professional, yes. Very, very far. Baka kasi nag-focus siya sa boxing. Yes, siguro of course. Kasi yung ano niya is wired for boxing. Hindi naman wired for basketball yung katawan niya. Iba yung movement. Diba? Kita naman sa pag-release niya ng bola, iba eh, di ba? Haymaker eh. Yeah. Pero, no doubt,
Boss Manny loves basketball. Exactly. He's a basketball fanatic. He loves to play. Parang pwede natin compare yan kay ano kasi sa States, sa NBA. Kunyari, si Kevin Hart. Oh, yeah. Probably the most famous entertainer now in the United States. Pero hindi siya nakapag-NBA. Yeah, do you think pag pumasok siya sa NBA? Manonood ako. Ma-entertain ako. Pero is it good for the NBA? Pero hindi dahil sa skills niya yung hanapin ko. Well, because he's Kevin Hart. Exactly. Yun yung naging birthday ko. Hindi, ako... Pero nakalabang ko na si Boss Manny personally. Sa... Jensen. Sa Jensen. Ay, naglaro tayo. Oh, naglaro tayo. Dumaan na sa niya, sa manager niya. Hindi mo tatalunin si Boss Manny, bro. Hindi mo kaya. Oh. JJ Heltelbrand versus Manny Pacquiao. 1-on-1. May referees? Wala. Wala. Kaya ba talunin? Boxing ang laban? Hindi. Boxing pala. Basketball. Hindi, nakakala ko basketball eh. Hindi, ganito na lang. Pag kinaya na lang 1 minute. Magano? 1 minute, di ba? Boxing? Oh, 1 minute. Magano? 1 minute na mo. Maganda exhibition match yan. Senator Manny Pacquiao. Gaganon lang ako. Tatama ka dito sa tagiliran. Eh, exhibition match naman kasi 5 rounds lang eh. So, hindi, word na lang lang. Pag nagpa-charity game, hindi, ikaw na lang. Ikaw nga yung tinanong ko, nag-yes ka nga eh. Nag-yes ka porque basketball. Sabi mo, basketball eh. Hindi. Na-try mo naman mag-boxing? For charity game. Bro, boxing. For charity game nga. Pagbigay na lang ako ng pera. Senator Manny Pacquiao, Honorable Manny Pacquiao, icon natin sa boxing. Nag-focus siya sa boxing, there's no doubt. Everyday training, everyday bugbog, everyday suntukan, boxing. Sports niya, boxing. Naniniwala ba kayo sa dedication niya, sa naging greatest siya of all time, sa napakahirap na boxing, di ba? Kung nag-focus siya sa basketball, even though maliit siya, nasa anong height ni 5'5". Yeah, exactly. Naniniwala ba kayo? There's a lot of people that think, porque maliit sila, hindi nila kaya mag-basketball or they can't reach PBA. Hindi dito dapat ganun. Hindi dito pa yun. Correct, correct. Hindi dapat ganun. So, si Manny Pacquiao, if nag-focus siya sa basketball naman, sa palagay mo, yun na, ito na ngayon, mag-PBA siya, hindi. Bro, you can never say kung ganun ka-dedicated sa boxing. Correct. If all the hard work he put in boxing to get him to be a world champion sa 8 division. Bro, you know how hard that is? If you put that same effort to become a basketball player, anything is possible, man. Malay mo, you could be even NBA. If you have that type of work ethic, that type of mindset, you can achieve anything, man. No matter what your height is. It's heart over height. Yun yung sinasabi ko. Yun nga yung sinasabi ko. Sa sobrang hirap at sobrang dedicated niya sa ginawa niya. And yung binigay niya sa Pilipinas na glory. Imagine mo, pumunta ka sa Singapore. Where are you from? Philippines. Oh, Manny Pacquiao. Manny Pacquiao, yeah. China. Pumunta ang China. Yes, Manny Pacquiao put Philippines on the map, basically. So he deserved to be a PBA player, even though hindi siya skillful. Yeah. Dahil gusto niya maging PBA player. Yun yung reward natin. Yun yung reward ni PBA sa kanya. Yeah. Why not? Make sense? Saka, kasi nga, meron din siyang team. Diba? Meron siyang team eh. Oh. Na pwede niyang paglaruan eh. That time eh. Ako, nothing against you. I know hindi skillful sa basketball si Senator Manny Pacquiao. Glory na binigay niya. He will drop 40 points on you. Oh yeah. You was... Magugulat kayo. Siya sabi mo, hindi skillful si Boss Manny pa. Bibigyan ka ng 40 points niyan. No, I mean, kakasabi mo lang kanina eh. Nag-know ka sa level niya sa pang-pro eh. Oh, ganun pa rin yung ano ko. Pero nas... Hindi, ibig sabihin, hindi siya marunong. Marunong siya, there's no doubt. Bibigyan ka ng 40 points. And, nakita ko na rin maglaro yung mga reverse niya. Nakalaman ko na yan, bro. Nakita mo yung mga reverse niya? Okay. Oh. Ah, siya nga. Saka yung shoot niya kay Chris Chu. 3. Ha? Talaga, Steph Curry. Pati din. Wait, best favorite player niya si Steph Curry. 3-point range yan. Eto pa. Yay. Tsaka score mentality yan. Eto ang mga sabi ko sa'yo. Napanood ko yung game niya ng first points niya sa PBA. Pagka-shoot niya kay Chris Chu, pati kalaban, nagpalakpakan. Doon lang ako nakakita. Oh, makaka-amazing, di ba? Yung concern. Pero ikaw, kung si Boss Manny, ikaw nagbabandang sa kanya. First, ano to, broadcasted nationally. Umabot sa States to, papayag ka ng mga scoring ka? Ayaw ko, pero if ever man na may scoring ako ni Manny. Hindi ka mapayag. Ha, hindi ka mapayag? Iba na lang. Bilog po ulit.
Wait, no. Paano mo didipensahan yung sa likod yung tira? Ikaw, paano mo didipensahan yung nandito yung tira? Kaya tingnan mo, ngayon, hindi mo makalimutan si Chris Chu. Kasi nga siya yung unang kasutan eh. Diba? Chris Chu! Oh, ano yung muna? Face closed. Ayun, pare-pares naman tayo agree na it's a privilege na naging PBA player siya. Walang connect yun sa downfall ng PBA or start down. Mga, actually, dami nga nanonood dun eh. Kaya nga, so, yung mga comment... Pinag-usapan pa yan sa ESPN. Yung mga comment nyo, bakit si Manny Pacquiao nag-PBA? That's, ito na yung reason namin. It's Manny Pacquiao. It's Manny Pacquiao. Simple as that. Ngayon, achieve nyo yung na-achieve niya. Kayo din, papasok din kayo sa PBA. PBA. Kung kayo ng team sa PBA, pwede nyo. So, naging owner na kayo ng PBA, team. Papasok din kayo. Exactly. Ngayon, yeah. kung Pilipino ka na nagko-comment. Alam mo rin yung binigay na glory sa'yo. Directly. Hindi man directly, pero as a Pilipino, connected ka kay Manny Pacquiao. Kailangan ma-appreciate mo naman. Yes. Na kahit saan ka pumunta, sasabihin ng mga taga-ibang bansa, yung mga Banyaga, na... Kasama niya si ano, sila Efren Bata Reyes. Mm-hmm. Kasi pinapag-usapan sila sa international world. Efren Bata, the magician? Mm-hmm. The magician, yeah. Yes, sir. Yan. Sino pa? Mga icon natin. Si Jordan Clarkson. Oh, yeah. Pwede. Hindi naman siya lumaki dito. Si ano, actually, kukonsider kong icon, si Kai Soto. Si Kai? Pwede. Oh, kasi nirepresent niya. Once nirepresent mo yung natin, country natin, sa name mo. Ano nga, ano ba nangyari kay Kai? Bakit wala tayong narinig na kung kay Kai, no? Asang liga siya. Pero bakit wala nang ano? Alam mo, ito ang nakita ko sa... Kasi lumalabas sa Facebook page natin, lumabas dun si Kai, nakita ko. Back problem yung pinoproblema niya every game. Injured ba siya ngayon? Back spasm. Pag may problema ka sa back, kunyari, kung slip disc yan, hindi yan, titisin mo yung sakit habang naglalaro. Medyo mahirap maglaro pag masakit likod eh. Oh, mahirap. Nagkaroon ka na ba ng problema sa basketball? Magka-back spasm ka nga lang, hindi ka na makatayo. Okay, so, lalo pag namaroon. Lalo pa ko na yun. Tinitiis mo. Nakakapipang ka ba ng mayos? Hindi ako nakalaro. Masakit yun, bro. No, back spasm ako. Si Kai Soto, nilalaro niya. Bro. And unfortunately, syempre lahat tayo core mo yun eh. Ano natin si Kai Soto, pinupush natin mag-NBA or umabot hanggang saan. Pressure na yung bata. Ang problema, yung back spasm niya nga talaga. And napaka-disappointing yung ganyang injury. Eh. Oh, speaking of back problems, si Abando. Si Abando, itinulak mid-air. Yeah. Ni Onuwamu import na kalaban. Sinadya. There's no doubt sinadya. Pero sabi nila, sabi din sa comment section natin, mag-comment kayo regarding sa nangyari kay Abando sa kayong ginawa ng import. To be honest sa inyo mga ka-amazing, as much as kahit i-down natin yung tumulak, hindi niya gusto yung ganung fall. Kahit sinong basketball player, ayaw kahit kalabang ka. Ikaw, correct me if I'm wrong ha, kayo na ni Jerwin. Kahit may kalabang ka na basa gaulero, ayaw mo sa kapwa mo basketball player bumagsak ng kapares nun. Oh bro, but if you play dirty, man, you gotta... Ikaw, Gax, ano man sabi mo doon sa ginawa na... Nakita mo ba? Oo, oh, nakita mo yung ginawa ng import. Correct. Kung ikaw si Abando... There's no place. Or ikaw yung import. Kunyari, ikaw yung import. Minsan kasi nangyayari matutulak mo talaga kasi ayaw mo pa rebound din yung kalaban eh. Let's be honest. Ako, rebounder ako. Kunyari, tumalong ka, itutulak kita para hindi mo makuha yung rebound. Pero, yung talong... Pero hindi ko sasadyain na bumagsak ka ng ganun. Eh, sabi mo, sinadya niya. Sinadya niya itulak. Pero hindi niya, I'm sure hindi niya gusto ganun yung ball. Itutulak mo para lumayo ng bola. Kung i-defend yung ano, mali yung ginawa niya. Mali yung ginawa. Hindi ako agree doon. Nakita ko talaga. Oh, ikaw, wasa Jerwin ka ako. Itulak talaga sa ere. So, pag ikaw itulak sa ere, alanganin ka talaga yung bagsak mo. Unless, pag tulak sa'yo, nahawaan ka. May mga ibang player na ganun eh. Usually, pag masama yung bagsak, aalayan ka, pag bagsak. Yung sa kanya talaga, talagang big talaga sa deck eh. Sa floor eh. Talaga. Oo. Sa dami ng tinalon niyang mataas, doon siya na injury. High leaper siya, tapos ang gaan niya. So, yung tulak ng import. Yung tulak ng import, pataas pa eh. So, tumaas pa siya lalo eh. De, kasi may possibility rin na lang. Magaan talaga si Abando eh. There's no doubt, baka siguro mga 160 lang yung 150. Ako, hindi ko dinidepend yung import. Ang sa akin lang, meron tayong gina-judge na
I'm sure yung import nung nakita niya na magkaroon ng vertebrae na fracture. Matutuwa ka ba? Normal ba sa tao yung matutuwa na may ganung magkakaroon ng ganung issue? Bigyan kita example ah. Ito nakausap natin si Mick Pinisi. Your worst kid is. Oh, kay Tejada. Sinabi yan. Nakausap natin si Mick Pinisi sa Tejada. Oh. 'Di ba? Sinasabi ginajudge si Pinisi. Yung scenario na sinadya daw. Pero nakausap natin si Pinisi. Worst day of life niya yun. Worst day ng life ni Pinisi yung nangyari. Sinabi sa akin ni Pinisi nung nag-ride tayo, di ba? Na if mababalik niya yung day. Kasi basketball, talaga, yun nga yung sinasabi ko kanina. Na. Nag-iba nga yung larong ni Pinisi na wala after na yung, that, na wala diba? Na, hindi na siya nagda-dirty play. Na. Oh, pero, nagda-dirty siya dahil ginagamit niya yun to get the rebound. Or to defend the opponent. Or to distract the opponent. Pero never sa atin, sa karir natin as a basketball player, maka gawa ng kapwa sa kapwa natin basketball player kagaya kay Tejada sa ganun. Yun yung sinasabi ko na ginajudge natin yung import. Pero hindi naman natin alam na sinadya niya yun para ganun yung injury. Sinadya niya yun para lang makuha yung o ma-distract. Kasi dirty talaga yung tulak. There's no sinadya. Common na scenario. Lahat tayong basketball player ayaw natin maka-injured ng ganun level. Tama hindi? Correct? Correct. Makes sense. Nakakalungkod lang kasi ang ganda nilalaro ni Abando. Icon. Speaking of icon, consider siyang icon si Abando sa Korea. Oh, speaking of international players, shout out kay Alex Cabagno. Ganda lang nilalaro niya sa... Yupay siya. Yes, sir. Ano? Taiwan Ageless. Ba? Abaji. Oh, ganda nilalaro niya. Keep it going, bro. You make us proud, man. So, congratulations. 41 years old and fighting. Represent. Yes, sir. Ageless. Alex. And member of PBA Motoclub. Kabaji, you're amazing. Take care ka dyan. And before we go, we just like to give a shout out to our sponsors, GameX and Victoria Sports. Bukari Sweat. MSC. HJC. Fortuny. Pin and Claw. Devant TV. Of course, Eurotex. Hunter Grill, thank you. And to my guy, Russell at Motomoto Innovations. Yon. And also guys, we just want to give a big shout out to everyone nung nag-live kami for Jeric Nakpil na sold out. Yes. Na po ang laban na jersey. Makikita nyo soon yung content na ibibigay namin yung funds para makatulong kay Jeric Nakpil. So lahat ng bumili ng jersey, maraming salamat sa inyo for your kind hearts. We appreciate you guys. And by the way, meron tayong plan, mga ka-amazing. Hopefully, mag-create tayo ng Bible study group natin with all our members. Ang magli-lead sa atin, ang ating member na si Doug Kramer. Yeah. And specific kasama, Mac Cardona. Yes. Ang nagbabago. Request ni Mac to. Yes, sir. Special request. Ito, nakaka-amaze, oh. Si Mac, mga ka-amazing. Siya mismo, bumili ng Bible, pumunta sa simbahan, nagdasal, nagsimba, nanampalataya, bumalik sa atin, ano sabi sa atin? Let's do Bible study. Let's do Bible study. And, yan. Ibo-broadcast natin para naman kung may 1,000 tayong live viewers, kasama natin nag-Bible study. Yes. Mag-send tayo ng special prayer para kay? Kay Bando. Abando. Dahil kailangan niya ng prayer. Dahil yes. Mabigat yung injury niya. So, Jay, okay. Lead the prayer, please. PBA Motocla family, let's bow our heads and pray for Abando, dear Lord in heaven, I just want to say thank you, Lord, for this platform. Thank you, Lord, that we have an opportunity to reach people and touch people's hearts. Thank you, Lord, for this group, Lord God. We just want to take this time, Lord God, pagdasal si Abando, Lord God. Medyo serious yung back injury niya, pero with you, Lord, nothing's impossible. You're the ultimate healer, the ultimate doctor, Lord God. So, we just like to pray for him for quick recovery para makabalik siya sa sport that he loves, Lord God. And sana, Lord, he can come back 100% and hindi magbabago yung laro niya, Lord God. So, he can continue to make yung mga Filipinos proud, Lord God. So, thank you, Lord. Please look out for him, Lord God. And please be with him at this time. We thank you and we love you and glorify you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Buksan ang iyong GameX Sports app. I-log in ang iyong account. Magpunta sa menu bar at pindutin ang Lucky 4.
maaari mong tignan ang game schedule. Pwede pumili ng match na gusto mo. Ilagay ang iyong lucky 4 digits. Kung hindi makapag-decide sa itatayang numero, maaari mong pindutin ang lucky pick icon. Pindutin ang proceed. Ang 20 pesos mo ay maaaring manalo ng 10,000 pesos pataas. Maghintay para sa huling resulta ng laro.